Hi everyone! Today we're here at Hamilton Executive Residences. So isa ito sa mga pinaka-hot project dito sa Imus. Kaya sa mga naghahanap ng bahay na complete ang turnover, dito lang natin yung matatagpuan sa Hamilton Executive Residences. So for those of you na nakakuha na, here's the latest update. So gawa na yung ating main entrance. Okay, and right now, kaya kami nandito ngayon is to give you an update dahil gawa na rin ang ating model unit. So there you go guys. Ongoing din ang construction ng mga bahay. Medyo may ano lang, may nakatakip lang, but mamaya sisilipin natin ng konti yan. So ready na ba kayong tingnan yung unit natin? Na ito yung makikita nyo dito, ganyan ito turn over. So right now, ito nandito sa side is the corner unit. Limited na lang ang available, pero pwede pang mag-abang kung willing. So, I'm gonna show you kung anong itsura ng pag-turnover. We already have here that unit na naka 3 bedrooms na siya, may tatlong toilet and bath, and also may parking na din lahat ng mga units. So ready na kayo? Let's go! Okay, so dito lahat ng mga unit, like I said, meron siyang parking. Ang mga bintana natin, meron na siyang grills. Naka-sliding window siya. Then, ang pintuan, ito yung actual. Okay. Walang ilaw. Okay. So, ang Hamilton Executive Residences, guys, ay nasa Malagasang Tui, Imus, Cavite. This is actually in the heart of Imus, Cavite. Kasi 5 minutes from here, nandun na yung ginagawang City Hall ng Imus sa may open canal area. So, dito sa pinakang ground floor natin, ayan, meron na tayo dito ang kitchen area. So, there you go, the sink. And then, ito yung breaker. Then, dito naman meron tayong powder room. So, may toilet na dito. Kung ano nakita nyo dito sa video, ganyan ang turnover. Naka-tiles na siya. At napaganda ng mga kitchen cabinet niya. Uy, may mga picture dito. Okay, introduce ko na rin. This project actually is complete ang turnover. So, meron siyang covered basketball court. Okay. So, meron din siyang swimming pool. Ito yung perspective ng swimming pool. Ito yung clubhouse niya, covered, fully air-conditioned. And also, yun, clubhouse. Parang nagtitinda lang. I-mind nyo na, please lang, i-mind nyo na. So, ito another perspective of how the swimming pool will look like. And of course, hindi magpapatalo ang ating... Oh, ito na yung pinakabuoan niya. We have here the covered basketball court, the clubhouse, and the swimming pool area. So there you go. Okay, balik na tayo dito. So ito yung pinakalikod niya. Nakasarado na siya. So actually ito, this is a corner unit, ano? Kaya meron ditong ika-fourth na room. Pero kung in a unit, of course, wala na ito. So, kapag ka-corner nakuha, meron ito. Okay, sa in a unit naman, of course, ito na yun. Ang maganda pa dito, guys, nakaabang na yung mga outlet look. Yan, sa grifo. At saka, take note of the drainage. Ang lalaki. Yun, lalagyan ng ilaw. Yun. Buhos ang gawa nito. Yan. Sagdan naman, ito ang actual natin sagdan, steel ang gawa. Okay, let's go dito sa taas. So pagdating mo dito sa second floor, you will find here the second toilet. So meron siya shower. This is the common toilet and bath. Then we have here the first bedroom. At saka nakabang na yung mga lalagyan ng air condition. There you go. Outlet. Ayan. Yung flooring niya nakabinil na.
and taking note general sa outlet, hindi ka maging hirapan. And welcome to the second room. Also, naka-ready na rin yung nalagay ng aircon mo dyan. Tapos ito yung CR, yung bubong ng CR na nakabubos. Nakaabang na siya. In fairness, pwede din dyan magsampay if you just like. Okay, let's go to the master's bedroom area. Okay, napaganda ng master's bedroom area. One thing that I like about this, yung mga bintana niya, ang luluwag. Eco-friendly kasi maliwanag talaga. So yung natural source of light mo talaga, ang gamit mo dito. Hindi mo kailangan para kung nakabukas ang ilaw. And here's the update. Ay nakatuwa naman. Ayun. So as you can see here, ongoing talaga ang construction ng mga bahay. So today is September 14, 2021. So expect na after this month, patuloy na tataas yung presyo. Kasi alam niyo naman ang mga subdivision kapag tumatagaling yung nagiging value niya pataas ng pataas. Ito yung ating marketing area, parking area. So dito sa side na to, dyan, itatayo ang amenities area. So we're still here sa sa master's bedroom. Masyado akong na-excite mag-explain doon. Anyway, here's the third CR with shower. Nandito siya, nakapwesto sa master's bedroom. Oh, see a cute version. Okay, there you go. Ganyan ang package kapag ka-turn over sa inyo. Wala kang na lang ipapagawa. Dadalhin mo na lang ang inyong mga gamit. So, ready na ba kayo? Tara na, let's go na. I'm so excited to show you the model unit. Okay, cut ko muna for a while ah. Kasi mamaya, papakit ko na yung isa. Balik tayo kayo dito sa mapa. Okay, ito lang yung pinakang kabuuan ng ating Hamilton Executive Residences. This is our location. So, yun. Malapit lang tayo, very accessible going to the District Mall. And if you're working sa Alabang, nasa 30 minutes lang. Kasi when we try to go there from here, mga 30 minutes lang travel time namin. Also, going to Mall of Asia, napaka-accessible din niya. Okay, so kahit ang makuha nyo mga unit nasa iba-ibang block na, let's say, dito kasi yung ating entrance. So halos na sold out na itong mga malalapit. Kung makakuha man kayo banda dito, it's still worth it. Kasi lahat ng mga areas nyo, if you notice here, maraming mga green. Ayan, napakarami niyang parks and playground. Very generous ang ating developer na si Durabel when it comes to open spaces. So, talagang mag-i-enjoy ang mga homeowners po dito. Okay, so tara na po na tayo sa kabila. Tingnan natin ang kanilang napakagandang model unit. Okay, so now, we're here at the model unit of our Amanda. So, itong model unit natin, ginawa siya sa isang inner unit. So, katabi siya lang nung corner unit natin kanina na pinakita sa inyo. So, as you can see here, ito yung naging parking area niya. So, hindi lang parking ang ginawa sa kanya. Na-customize siya into something like a garden, pocket garden. So, ngayon, sana tingnan natin kung paano pinaganda ang loob. So, dito sa side, dahil maluwag yung parking, pwede ka pang maglagay ng mga planter box or maglagay ng halaman mo dyan. Okay? And also, this portion also pwede rin. Diba? Cute-cute. Okay. I'm excited to show you now. Welcome to the dress-up unit of Amanda Inner. So, this is the model unit na pinaganda na nila. As you can see here, it's so beautiful. Diba? Ay, sayang, ganda. So, itong body design na to, kinustomize lang ito.
And if you would like to copy this design, pwede nyo namang ipagaya nyo sa magiging worker po ninyo. But the advantage is at least gawa na yung unit, wala na halos kayo papagawa. But later on, kung gusto nyo pang ipaayos into something like this, pwede nyo namang ipaayos ng paunti-unti. So now, this is your living room area. Okay? So, dito naman, yung napaka-cute na dining area. Mag-i-mode muna ako. Yayamanin. Actually, guys, if you are a member of Homebodies, napakarami mga ideas on how you can renovate or improve your house. And also sa Pinterest. So, this is such a cute arrangement. Okay. Ito naman yung kitchen area, yung sink. Pinaganda siya. Bonggang-bongga. Nandito yung breaker. Ang cute niya in fairness. How I love to have this. Okay. Dito tayo sa ito yung powder room. Yan. Okay. So, from a simple powder room, ito na siya kaganda. Ang bonggacious. Say hi to everyone. This is Marvin, our seller. Oh, cute talaga niya in fairness. Okay. So, ito naman yung sa likod. Tingnan natin. Uy, plantita talaga sila. Oh, meron mga ganito. Wait, hindi ko mabuksan. Ben, help me nga. Paki-open nga. That one. So, kanina, yung likod na nito, nakita nyo doon sa model unit, I mean sa turnover unit, nakasarado na siya. Now, let's see kung paano naman in-improve the developer yung itsura ng back door. Let's go. Okay, so, ito na siya. Nilagyan lang ng tiles. Actually, later on, pwede nyo naman itong i-cover. Kasi, syempre, yung likod is bahay din ng kapitbahay. But, if you wish na naka-open lang siya, pwede naman ganito. Working area mo, dirty kitchen, pwede rin, or laundry area. Okay. So, tara, punta na tayo sa taas. Let's go. Okay, so right now, nandito na tayo sa second floor. So, ito yung steel kanina. Ito pa din yun actually. So, in-improve lang siya. And also the stair. Look. Okay. So now, dito sa second floor, of course, yung CR. Yung common CR. Ito na siya. Look kung gaano kaganda yung presentation na ginawa ng ating developer. So, pwede palang ganito kabongga, diba? Oh, huh? Okay. Now, let's proceed to the first room muna. Okay. Wow. Okay. So, you can have designs na depende sa gusto nyo. But this one is such a good example talaga. Pinapin ko talaga ng muna dito. Ganda. So, for your kids' bedroom, pwede dito. This design is really, really awesome. Ganda, no? Look. Yeah, cute. Sarap naman itong i-feature sa Homebodies. Home is where my dog is. Ang cute niya. Especially for the kids. Ang ganda ng design nito. Promise. Pwede niyong gayahin. So, this is our first bedroom. Now, let's proceed to the second one. Of course, nakakapaganda kapag maraming mga tanim. Okay. So, there you go. We're here now in the second room. So, mas naging maluwag siyang tingnan using this mirror. So, nakaka-create siya ng illusion na yung place is bigger. But actually, it's still really nice talaga. And yung design niya, napaganda. Cute look. So, this is another good idea kung gusto niyo improve yung mga rooms ng mga kids niyo or whoever will stay here. Okay. So, I'm excited to show you the master's bedroom. Let's go. Okay. Of course, hindi mawawala ang pinakang special na room, ang master's bedroom. Punta muna tayo dito sa CR. Okay. So, as you can see here, napakaganda naman, napakabonggacious talaga ng ginawang improvement dito. Okay, there you go. Ang cute. Ayun, may magandang lighting pala siya. Tada! So cute. Ayun.
All you had to do is to pick a design suited for your taste, and then you can come up with whatever design na magpapasaya sa inyo. Okay, ito naman yung room. Ang luwag niya, in fairness ha. So, meron na ditong built-in cabinet na ginawa. There you go. You can use this portion as your study area or working area. Sa mga nag-work from home, then after that, diretso tulog. Oh, napaka-cute naman ang setup na to. Magaya nga. And then, of course, the floating cabinet. It's good thing na may mga ganito. Napaganda ng design, no? Okay. Okay, there you go. Here's our master's bedroom. That's your master's bedroom. Hope you like it. Because I really do like it. Okay, so there you go, guys. So, nakita nyo kung ano yung ating turnover unit and kung paano naman siya pinaganda. So, this is such a good example, great example talaga kung paano nyo ipapagandahin yung inyong Amanda unit. So, right now, meron pa tayong mga units available na nagre-range ng 3.7, but mind you guys, napakabilis ng bentahan dito at few units na lang ang available. And take note ha, this project is located at the heart of Imus, Cavite. So, napakalapit lang niya sa mga commercial establishment like the District Imus and also sa City Hall ng Imus. Mga 5 minutes away lang tayo. Nandun na tayo sa bagong ginagawang City Hall ng Imus. So, expect na magiging mataas na mataas ang appraisal nito in few years time. Expect na, I guess, magsa 6 million or 7 million to in time. So, if I were you, you have to choose this place now, okay? So, if you're interested na makakuha rin ng bahay dito, feel free to PM me anytime para ma-assist ko kayo at kayo rin ay magkaroon na rin ng bahay dito sa Hamilton Executive Residences. Thank you everyone for watching. Hope you like our tour for the day. This is Lynn, your friendly real estate broker. Thank you. And don't forget to like and subscribe in my channel kasi malay nyo si pagin ako mag-feature ng iba-iba mga houses later on. So thank you guys for the support. God bless.